Nitong Oktubre, inalam natin ang iba't ibang racket ng ilan nating kababayan para kumita, kahit barya-barya. Gaya ng 80 anyos na si Lola Jacinta. Tatlong dekada na siyang nagtitinda ng tubig sa Plaza Miranda. Minsan malakas, kuminsan mahina, ganun. Hindi naman lahat ng panahon na mahina, malakas, ganun. Kung wala kang ginagawa, siyempre dadating yung mga customer, kukuha sila, mag-ilalagay ng ano, tubig sa container. Sa ilalim ng tulay ang igiban ni Lola Jacinta. 20 minuto ang layo nito mula sa plaza. Hindi siya humihingi ng tulong sa pagtutulak ng kariton. Alagaan lang yan kung sabihin mo mabigat, masama. Oo. Sikat si Lola sa Plaza Miranda. Thank you. Salamat. Eh, yung ano, yung container, ma'am. Talaga siya na nagbibigay ng bulang mga tubig dito. Eh, kaso, siyempre tumatanda na rin siya. Humihina na siya magtulak. Ang ginagawa naman namin, dahil naawan na rin kami, hinihintay namin siya para siya makuhanan namin. Halimbawa, naubos na, pagkatapos, iigip ulit, parang pabalik-balik, parang may pera. Naho, pangarap ko na maging rich ladies woman in the Philippines. Ganon yun. 2 hanggang 6 na beses siyang bumabalik sa igiban. Kanin, kakainin man niya, pagkatapos fried eggs 2. Parang ang iyong katawan na healthy. Alam mo, napakatagal na niyang nagaganyan ng trabaho, kargador ng tubig. Dito na yata siya tumanda. Ito na ang tahanan niya. Sa labas, meron kang ginagawa. Parang maano yung katawan mo. Hindi kagaya sa bahay lang. Natutulog ka, maliligo ka, mananonood ka ng channel, ganun yun. Kaya kailangan lumabas ka parang meron kang pera. May sugat si Lola Jacinta sa paa na hinihinala ng mga kasamahan na bunga ng diabetes. Napapansin namin lumalala yung sugat niya. Minsan ginagawa niya, nakikita namin na tinatapalan niya lang ng yung plastic, yung mga ano lang, balot, pambalot lang, para lang huwag makita, tapos minsan nilalangaw na rin. Galis yung, galis, hindi na, anong pagkasugot ng sinasabi mo, galis. Ayon sa NSO, bukod sa 3 milyong walang trabaho, mahigit 7 milyong Pilipino ang hindi kumikita ng sapat o naghahanap pa ng ibang trabaho. ₱141 ang kinita niya sa buong araw. Masaya ako, talaga ganun. I'm very happy. As usual, because meron akong kwarta. Binalikan namin si Lola Jacinta matapos ang 2 buwan. Naabutan namin siyang tulak-tulak pa rin ang kariton niya.
Mabuti naman o awa ng Diyos dahil kasalukuyan nag-iigib hanggang ngayon dahil ano, yan ang trabaho ko. Kung wala kang tiyaga naman, kung wala kang nilalaga, di ba? Kailangan may pagkain ka, tiyagaan ka ng pagkain upang lumakas ang katawan mo. Sino kaya ang tatawagin kung hindi si Sinta ko? Masayahin pa rin siya at lalo raw siyang sumikat sa Plaza Miranda dahil sa aming kwento. Buwat nung kilala ko sa television, sa Channel 11, napakarami na akong kakilala. Hindi ko mga kilala yung mga iba dahil umahanga daw sila sa akin sapagkat daw ako ay malakas. Binibigyan pa ako ng grocery, binibigyan ako ng pagkain. Parang masaya, ganun. Ang sugat ni Lola Sinta sa paa, mas lumalala raw. Ayun, ganun. Wala pa rin siyang pagbabago. Lalo na yung sa paa niya. Bisa nakikita namin nakatali. Nakatali parehas. Tapos parang nangingintab sa sobrang maga. Umiinom ako ng gamot. Hindi naman namamaga. Tapos, aywan ko, kinabukasan. Hindi naman namamaga. Hindi masaya ako. Pag nabaga naman, iinom na naman ako ng gamot. Ganun yun. Sa Plaza Miranda, sasalubungin ni Lola Sinta ang bagong taon. Eh, syempre, enjoy to each other, my dear. Upang malakas at ako, masaya, ganun. Ayaw ko nang malungkot, kahit na I am lonely, but I don't like to be a lonely one. I have a companion to each other. Oktubre nang maging bahagi ng aming programa si Mang Junior. Ang mga gaya ni Mang Junior, dinadaan-daanan lang natin. Pero ang barya-baryang kita niya, pambuhay niya ng pamilya. Salamat, boss. Natapos ako bilang volunteer para sa mga apo ko. Para meron kaming pang-araw-araw na pangkain. Ang apat na apo ang naiwan sa kanya. Dalawa ang nasa elementarya at ang dalawa ay kambal, 8 buwan pa lamang. Parang sa nangyayari sa akin, sa totoo lang, mang. Mabigat sa kalooban ko na parang pasang kong dekdig. Yung nararamdam ko. Kasi, initiis ko yun eh. Kasi, wala akong katulong sa buhay. Kahit na ayokong umiyak, pagka naano ko yung buhay ko, mapapaya ko, pero hindi ako iiyakin na tao. Bibilangin ko yung pera para pambili ng gatas. 183 pesos ang kinita niya mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. 40 nakabuto. Ito, itong matitira na to, itong konti na ito na ganito, bibili namin asawa ng almusal naman. Kami naiiwan almusal. Itong 40 na to, kung may pasok, baon nila. Itong 93 gatas. Mamayang hapon, patrapik uli ako para gabi, alas 7, titimpla ka, ito yung gatas. Naging construction worker, tubero, at tindero ng balot at mani si Mang Junior bago napunta sa pagtatrafik. Gustuhin man niyang maghanap ng ibang trabaho noon, wala raw siyang makita. Ang usapin natin ng kawalan ng trabaho-trabaho ay sintanda ng pag-iral natin. Sapagkat ang lipunan ay talagang nahahati sa merong trabaho, walang trabaho, maayaw magtrabaho, gustong-gusto magtrabaho pero walang matrabaho. I mean, lahat tayo ay kumikilos para sa pera. Lahat tayo ay kumikilos para tayo ay kumita, mabuhay at bumuhay.
Nitong Disyembre, isang taga-subaybay ng ID ang naghanap kay Mang Junior. Ipinagtanong siya gamit ang isang mapa at litrato niya. Yung araw na yun, may apat na araw na ngayon, may dumating na kakotse. Nahanap ako dyan. Nakausap yung Chairman Deo doon. Kilala ko to kasi may pinakita yata sila. Pagbukas ng kotse, nakita ko babae. Maganda. Medyo may kataasan. Kahit na nakaupo siya, medyo may kataasan siya. Magandang babae. Pagbukas niya, limad nga. Nakangit eh. Ginagalan ako sa tagiliran. Tay, kumusta po kayo? Sabi ko, ito po. Pinuha yung sobre, yung ano. Para sa inyo yan. Tumangging magpakilala ang nagbigay ng tulong sa kanya. Malaki ang naitulong ng pera kay Mang Junior. Nagkasakit kasi ang isa sa kambal niyang apo. Yung binigay sa akin ng babae, nabili ko ng gatas. Tapos yung iba ay pinambayad ko ng mga utang dahil nagkasakit yung mga apo ko. Tapos yung iba naman, dinantiparte ko, sinabmeter ko sa kapitbahay para magkaroon kaming kuryente kasi naputulang kami. Ito, lalalalalala. Palakpakan daw, dali. Palakpakan na. Palakpakan na din. Kasi ako talaga, bigyan niya ako, hindi ko nawala yung tension ko na kausapin siya ng matagal. Napagalun ako kapit. Ako, kung sino ka man, ako maraming salamat. Tapos, sana pagpalain ang buong mong pamilya. Maraming Lola Jacinta at Mang Junior sa ating paligid. Barya-barya ang kinikita, pero hindi inaabala ang sino man para sa pangangailangan. Sana ay mapansin natin sila at tulungan.